Good morning, good afternoon, good evening. Alright, yung topic natin ngayon is ROI. Ano yung ROI? Return of investment. Okay, so dapat kung may business tayo na pasukan, anything na business, alamin din natin yung basic na konsepto. Kailan ba tayo maka-ROI? Kailan tayo makabawi sa puhunan na in-invest natin? So dapat malalaman din natin yun kasi before tayo mag-venture sa business na yan, dapat yung ROI o return of investment, dapat gaano man siya kahaba, gaano man siya ka-short yung period, depende sa goal natin, dapat acceptable yun sa sarili mo. So depende yun. Okay, so kung long term yung business mo, malaki yung puhunan, it could be na kailangan ka ng mahabang ROI. And acceptable, and if acceptable ba yun sa'yo? Pwede ba yun sa risk appetite mo yung mga haba na ROI? So, i-discuss natin ngayon itong ROI ni Sitaw. Kailan tayo magka-ROI ni Sitaw? Okay? So, ito yung mga basic na mga things na dapat nating malaman. Kasi nag-venture tayo nag-release tayo nito Okay? So, let's say, mayroon kang 100,000. So, lang natin, i-round up lang natin 200,000 para madali sa explanation kasi whole number siya. So, but it's the same sa kahit ano pa yung puhunan mo kasi may ratio lang naman yun Okay? So, sa 100,000 mo, let's say 200,000. Mas madali i-explain yung 200,000 kasi sa 200,000 magpipick up ka ng 10,000 per day. Okay? As you know, 20 days yung allowance mo bago bumalik yung cycle yung ni Sitaw, yung puhunan mo. So kung 100,000 ka lang tapos nagpipick up ka ng 10,000 per day, so in 10 days ubos na yung 100,000 mo. So okay, let's say 200,000 yung puhunan mo para magpipick up tayo ng 10,000 per day. Okay? Sa 20 days ubos na yung 200,000 mo, pero may babalik na yan kasi 18 to 20 days may babalik na yan sa wallet mo. Alright, so magpipick up ka na naman continuously ng 10,000 every day na yon. Okay, once bumalik na yung pira mo. Okay, so let's say kung magpipick up ka ng 10,000 at malaki-laki na yon, at pipiliin mo na product is yung mga tag 10%. Okay? So let's say nakaabot ka sa 55% nun. Okay? So 10% sa 10,000 is 1,000. So araw-araw ka makakuha ng 1,000 sa 200,000 na puhunan mo. So maganda yung concept ni Sitaw kasi kung mayroon kang business ngayon na i-venture, like magpapagawa ka ng for example, baboyan, manukan, or baka may lupa ka, gawin mo siyang resort or farm, magpatanim ka, at saka yung 200,000 mo medyo mahirapan ka din doon mag-start. So baboyan pwede siguro start, pero magpagawa ka pa lang ng pagawaan, kulangin yon. Okay, so after 21 days sa Sitaw, magi-income ka na ng 1,000 pesos sa puhunan mo na 200,000. Bakit? Kasi nagpipick up tayo ng 10,000 araw-araw. In 20 days, 200,000 yon. But 10% sa 10,000 is 1,000. So araw-araw, after 20 days and approximately 21 days, mayroon ka ng 1,000 nakita. Araw-araw yon. Papasok sa'yo yung 10,000 mo, mayroon ka ng sa 10,000 mo na order, may 1,000 ka noon. So so kailan tayo maka-ROI? So let's say mayroon kang 100,000, 200,000. So kung may papasok sa iyo ng 1,000 per day after 21 days, so maka-ROI ka in 200 days kasi nga 200,000 yung puhunan mo So 200 days plus 20 days yung initial mo kasi initially 20 days ka pa wala kang income noon yung nagpi-pick up ka lang for 20 days pagkakasimula mo wala kang income doon. So approximately 200
20 days ka bago magka-ROI. So ilan yung 220 days? So approximately 7 months or so. Mga ganun yun. So at least may idea ka na ganito siya katagal pala or kadali o katagal, depende sa perspective mo sa pagtanaw, madali ba siya or matagal nga maka-ROI ka. See? So kung mag ano ka ng baboy ngayon, negosyo ka ng baboy, in 7 months makabawi ka ba? Yun yung question ngayon. Sa manukan, in 7 months makabawi ka ba? Ni Sitaw, 7 months makabawi ka, pero ano yung rest ngayon ni Sitaw? May rest din siya. Kasi at least kung ikaw yung nag-alaga sa baboy, ikaw yung nag-alaga sa manok, may full control ka eh. Ikaw yung nagpapakain, ikaw yung nagtitake care sa baboy, ikaw nakikita mo si Sitaw, third party lang na yung seller. At saka yung Sitaw, parang second party lang siya. So, nag-ano lang siya sa mga wholesaler. So hindi natin control. So, whatever happens to Sitaw, wala tayong control. Kaya, put the money that you can afford to lose lang. So, maganda na itong concept na dropshipping ni Sitaw kung yung Sitaw talaga mag-prosper pa for many, many, many years. So, kung pumasok tayo ng maaga, nag-risk tayo ng maaga, hesitant ka pero nag-research ka, hindi ka kabahan pag nag-research ka at saka mag-test ka ng small amount lang para malalaman mo at maano mo yung galawan. At of course, money that are willing to lose lang. Okay? So, approximately 6 months to 7 months, pag 10%. Pero pag gawin mo naman yung 7% lang yung kukunin mo na mga price, it will take you probably more than 7 months. Let's say around 10 months. Kung araw-araw ka na nagtitake profit or hindi mo ni reinvest yung puhunan mo. So another second option is, for example, hindi ka mag-take profit for 6 months to 7 months, i-roll mo lang yung capital mo, magdudubli yung pira mo in around probably less than 7 months kasi nag-accumulate na siya eh, nagko-compound na. So yung interest na nakukuha mo after 21 days, ni-reinvest mo siya uli. So in less than 6-7 months, mag-double na yung pira mo. So after doon yung strategy ko, pwede mo rin yung gawing strategy is after 7 months, doon ka pa mag-withdraw, doubly na yung ma-withdraw mo. So 2,000 na yung ma-withdraw mo araw-araw. Pero risky din yun. Kasi nga, 7 months kang hindi kumita. After 7 months naman, doubly na. Kasi 1,000 na yung makukuha mo, 2,000 na. So it's up to you how you handle it. Kasi iba-iba tayo ng diskarte. Ang sa akin is, gusto kong mag-take profit kung mayroon akong 200,000, mag-take profit ako niyan weekly or monthly para mabawi ko yung puhunan ko. So after 7 months, mababawi ko na siya, pwede mo nang hindi ako mag-take profit for another 7 months. Kasi bawi na ako, wala na ako, nating tulos na ako. So after dyan, instead nga kukita ako ng 1,000, kung 7 months akong hindi mag-take profit, 2,000 uli yung profit ko. Then what if Sitaw will prosper long, long lang for many, many years? It's a very good passive income. Hopefully, especially ngayon na online na ngayon, with online order na ngayon, yun yung advantage pag nakapasok tayo ng maga. Yun nga lang, tayo yung nagre-risk eh. Kasi di natin alam anong future ni Sitaw. So, yung mga nagre-risk, dalawa lang yun. Sila yung nagre-risk, sila yung may reward. Pag mag-prosper si Sitaw, sila naman yung may reward. Sila yung mga maka-passive income pag ma-receive na nila yung mabalik na sa kanila yung puhunan nila. So, yung mga hindi nagre-rest naman kasi natakot, yun din. Hindi sila natalo din, pero hindi rin sila magka-gain. So, wala kang talo, pero hindi ka rin nagka-gain. Pero kung ano man mangyari sa Sitaw, hindi sila nasaktan. Pero kung nag-prosper si Sitaw, wala rin silang napala. So ganun yun. So para sa akin, sa personal opinion ko, I'd rather risk, I'd rather fail, I'd rather try rather than nakatunga nga lang ako, wala akong ginawa. Kasi pag wala kang ginawa, sabi ni Jim Rohn, nothing changes if you don't change. So yung status mo ngayon sa buhay ngayon,
mag-remain yan as ganyan forever yan if yung cycle na ginagawa mo, pabalik-balik, wala kang binago. Wala kang binago. For example, ano yung ginawa mo sa umaga, sa hapon, sa gabi, after sa work, nood ka ng TV, kain, nagawaing bahay, cycle na naman yan, cycle na naman yan, hindi ka nag-side hustle, hindi ka nag-explore ng ibang bagay. Do not expect different things. That will remain the same. Okay? So, yun. Hopefully may natutunan ka, but end of the day, do your own due diligence talaga. Ikaw lang yung ikaw yung may hawak na financial future mo. Pira mo yan. Huwag mo yang ipahawak sa iba or someone dictate anong gagawin sa pira mo. Okay? So, take risk but be responsible and take full responsibility. Do your own due diligence and hopefully sabay-sabay tayong umangat sa buhay. Salamat! Keep unlearning. Ano yung unlearn natin? Bad habit. Remove yung mga bad habit natin. Palitan ng good habit. Ngaribi-ngaribi. Bye-bye.